Sa mabuhay ang Cavite! Mabuhay ang Pilipinas! Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa akin pong mga pinagpipitagan ng mga kasama ngayon sa pangunguna ng aking Pangulo, Senator Ping Lacson. Kami po ay naririto at humaharap sa inyo ang inyong lingkod upang lumahok sa pagkapangalawang Pangulo. Hinihingi po namin ang inyong tiwala. Kami naririto upang hingin ang inyong tiwala sapagkat nakikita namin na itong henerasyon natin ay nasasadlak sa napakaraming problema. Napakaraming problema ng bansa. Andiyan ang problema ng COVID-19. Nandiyan ang kahirapan. Nandiyan ang korupsyon. At lahat ito pinag-usapan namin ni Senator Lacson, ni Ping, bago kami lumaho. At ang kailangan sa paniniwala namin ay kailangan ibalik ang tiwala ng ating mga kababayan sa pamumuno ng bansa. Napakahirap po ng nararamdaman namin sapagkat alam namin kung sino tinatamaan itong mga baksaka ekonomiya. Alam namin na tinatamaan yung mga maliliit nating mga kababayan. Yung mga dukha, yung mga kababayan natin naghihirap, sila lalo ang tinatamaan eh. Pero kung titignan ninyo sa mga dumaan sa amin, 18 taon kay Senator Lacson, 24 na taon kami sa legislation, nakikita namin ang budget ng gobyerno ay hindi nakakarating sa ibaba. So ang iniisip namin, ibista tayo magpahinga na partner, sabi namin, lumahok tayo. Tayo magpatupad nito. Between the two of us, we have 42 years of legislation. Napakarami po mga batas na aming mga ginawa na mahahalaga sa inyo. Magaganda po dito. Karamihan narinig nyo na. Pero ang tingin namin, kailangan ng magandang implementasyon nito mga batas na ito. Kaya kami ay ngayon humihingi ng inyong tiwala sapagkat ang tingin namin, kapag kami nag-implement nito mga batas na ito, tiyak na makikinabang kayo lahat. Ibang klase po, baga ang mga gumawa ng batas, sila mismo ang magpapatupad ng batas. Makakasiguro pa kayo ng walang bahid ng korupsyon. Doon nagkakatalo. Eh, noong nakaraan taon, 4 trilyon ang budget eh. Ngayon, 5 trilyon ang budget eh. Ang tanong sa mga kababayan natin, alam natin, nahirapan tayo sa pandemic, pero karamihan sa mga kababayan natin, tanongin nyo yung mga mayor, ano nangyayari? We have developed the culture of mendicancy. Nangihingi tayo sa national government para mabigyan tayo, para makarating sa inyo. Hindi pwede po yun. Kailangan yung programa namin nila Senator Lacson magsimula sa ibaba. Ano kailangan nyo? Yun ang ilagay natin sa budget at yun ang ibigay sa inyo. Yun ang programa namin. Eh, masyado ng problema itong pandemic. Ayan pa, nahirapan pa ekonomiya. Nakikita po natin yung kadiliman eh. Pero siguro ito na pagkakataon namin ni Senator Lacson, ni Ping Lacson. Kasi ang sinasabi nila, yun daw pinakamadilim ay yung bago magbukang liwayway. So, malaki ang aking pag-asa kasi may tiwala ako sa kanya. May tiwala ako sa mga nakapaligid sa amin. Mahalaga po yun. Hindi pwedeng pinagtitiwalaan mo yung isang tao, okay na yun. Tingnan nyo yung mga nakapaligid. May bahid ba ng korupsyon? Abay, teka, tagilid yan. Itong mga nakapaligid kay Ping Lacson, walang bahid ng korupsyon. Dito tayo. Dito,
kung madilim ngayon, makikita natin parating ang liwanag. 59, ano? May 9. Ang May 9 po sa numero 59. 59, 2022. Number 5 po siya, number 9 ako. Kaya 59. May 9. Ayan ho, matindi sa lahat. Kaya po, inaasahan ko na pagdating ng panahon, pag nandiyan na si Senator Lacson, ibalik natin ang tiwala sa hustisya. Ibalik natin ang tiwala sa hukom. Ibalik natin ang tiwala sa pulis. Ibalik natin ang tiwala sa mamamayan at higit sa lahat sa mga namumuno sa gobyerno. Salamat, Imus. Mayor, yung tatay mo ang kaibigan ko eh. Si Governor Ayong, yun ang mga kasabay ko. Mga kasabay ko, puro mga tatay nila eh. Nung mga naririto eh. Kaya sabi ko, teka muna, teka. May maiba ako ng konti ah. Total, naisabi ko na yung gusto ko. Dapat magsumbong ako kay Mayor eh. At saka kay Congressman at Bingkola eh. Dahil, kanina, nung patenting kami rito, ano, aba, sabi ko, tuwing mag-e-eleksyon, tatakbo akong senador, number one ako rito kung hindi ko kasabay si Ping Lacson. Pag kasabay si Ping Lacson, number two lang ako. Dito sa Cavite. Abay, sabi ko ba, apat na beses akong nanalo ng national elections eh. Siguro naman, pagdating ng Cavite, kilalang-kilala ako. At may mga kamag-anak pa kami dito. Yung nanay ni Governor Remulla, kamag-anak namin. O eh, sabi ko, tama-tama ito. Pagdating ko rito, kilalang-kilala nila si Tito Sotto. Senate President, Senator Tito Sotto. Pero Mayor, balik si Congressman, distrito mo pa naman ito. Kanina, pagdating namin, ang dami nag-aabang doon sa likod. Tapos nakita ko dito, natanong ko rito yung babae kanina. Dyan eh. Bahin, may lumalapit sa amin. Nakipag-fist bump, merong mga kamay, merong mga kamay. Aba yung isa, yung pinakamaganda pa naman. Hinila bigla yung t-shirt ko. Abutik na mapunit eh. Pagkatapos, binanatan ako ng halik. Eh, hindi ba, okay lang yun eh. Ang mabigat, sabi, wow, ang pogi ni Vic. Akala ko ba, Cavite ito, kilala ni si Tito Sotto. Bakit naman? Ano ba yun? Namukaan niya ako, nakaamukaan ni Vic, o parang mas pogi si Vic. Bakit, teka mo na, teka, linawin natin ito, Cavite ito eh. Kailangan mabuti, nagkakaintindihan tayo. Kailangan maliwanag sino si Tito, sino si Vic. Di ba? Dalawang bagay lang tatandaan nyo. Nangyari na sa amin to sa Laguna, nangyari din sa Cebu to eh. Dalawang bagay lang tatandaan nyo. Pagkakaiba ni Tito at ni Vic. Una, si Tito may bigote. Si Vic, wala. Pangalawa, si Tito, isa lang asawa. Si Vic, marami. Nakita mo? Anong marami? Ambera. Hindi ako upset. Pati yung sinabi. Anong marami? Yung ninami ko lang. Boss, ninami ko lang. Yung marami. Noon yun. Ngayon, isa na lang. Baka ma-outside ko lang buko ni Pauline yan eh. Sige. Sasabihin ko sana marami kang kaibigan. yung marami, nung araw yun, umalikot pa ako. Pero ngayon, hindi na ako malikot. Katulad na ako ni Senator Ping tsaka ni Senator Tito. Stick to one. Thank you. Pwede ba akong bumati muna? Bumati ka muna. Hi, fans! Pasintabi na. Ako po'y hindi magtatalumpati ngayong gabi. Dahil baka sa ganda ng aking talumpati,
ako maiboto niyong presidente. Siyempre, ang iboboto natin ay walang iba, kundi ang aking hinahanga ang senador, Senador Ping Lacson! Ako'y hanga sa katapatan nitong taong ito. Katapatan sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Nakita natin yan sa record niya. At pagdating naman sa katapangan, hindi mo matatawaran, eh, kapitenyo. Katapangan para labanan ang mga tiwali sa gobyerno. Para labanan ang korupsyon sa gobyerno. At siyempre pa, sa pagka-vice presidente, eh alam nyo na, ako ang iboto ninyo. Hindi. Nadulas na. Magkamukha naman tayo eh. Siyempre, ang aking mahal na kuya na lamang lang ng isang paligo sa akin pagdating sa kapugian, Senator President, Senate President Tito Sotto. Thank you. Ang aking kapatid at ang mga senador na nasa harap ninyo, siya po ang makakatulong ng ating Pangulong Ping para ayusin ang gobyerno, para ayusin ang buhay nating lahat. Marami salamat. Ay, meron nga palang gustong kumaway sa inyo. Ito po yung, ito po, kung may fake news, merong fake Ping. Asa si Ping? Ping Lacson. Hindi Ping Lacson. Sino? Ping Gris to, Ping Gris. Hindi Ping Lacson. Kaya pala, Ping Lacson ka. Ping Gris ka. Ito, ito ang tunay na Ping. Yun, fake na Ping yan. Marami salamat, Cavite. Mahal po namin kayo. Mwa mwa, chup chup. Meron lang hiling. Merong hiling dito. Kailangan magpapicture ka raw kasama namin. Oy, siyempre naman. Salamat! Thank you! Mabuhay si Ping Sotto! Mabuhay si Ping Lacson! Mabuhay ang Cavite! Mabuhay ang Pilipinas! Sa kanilang kamay.